Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa ay siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinusulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa ay siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinukoy ni San Juan ang tatlong grupo na sinulatan niya. Ang mga bata, ang mga magulang, at ang mga kabataan. May iba't ibang diin siya sa bawat grupo. Ang diin niya sa mga bata ay ang kapatawaran ng kanilang kasalanan at ang pagkilala nila sa Ama. Ang diin naman sa mga magulang ay ang matagal nilang pagkakilala sa Diyos. At sa mga kabataan naman, naggamitin ang kanilang lakas upang pagtagumpayan ang mga masama. Ang katuruan ng Diyos ay may iba't ibang hamon para sa iba't ibang kalagayan ng mga tao. Para sa lahat, ang pakiusap niya ay huwag nilang ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan. Sa Biblia, may iba't ibang kahulugan ang salita na sanlibutan o mundo. Ang salita na sanlibutan ay maaring tumukoy sa mundo na ginawa ng Diyos. Ito ay maganda at ito ay mahal ng Diyos. Tumutukoy din ito sa mga tao na nilikha ng Diyos. Kaya pinadala ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang ito'y iligtas. Nangangahulugan din ang salitang sanlibutan ng mundo na batbat ng kasalanan. Dito kumikilos ang kasamaan, kaya nakikipagdigma tayo sa sanlibutan. Huwag nating mahalin ang sanlibutan at huwag tayong magpagtukso dito. Ito ay nagpupukaw ng pita ng laman, nang aakit sa pamamagitan ng ating paningin at nagbibigay ng kahalayan sa buhay. Kalabanin natin ang mga ito. Ang sanlibutan ay ang mga bagay sa mundo na panandalian lamang. Hindi ito tumatagal. Lumilipas ang mga ito. Kaya huwag tayong umasa sa mga bagay
sa mundong ito. Mahalin natin ang Diyos at hindi ang sanlibutan. Gamitin natin ang mga bagay sa sanlibutan upang makapaglingkod tayo sa Diyos at sa kapwa. Love God, use things. Do not love things and use God. Sabi ni Jesus na hindi tayo maaaring makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi natin maaaring pagsabayin ang paglilingkod sa Diyos at sa kayamanan o sa mga bagay sa mundong ito. Huwag sana tayong masilaw ng mga bagay sa mundo. Ang mga ito na kahit nakaakit-akit at magaling ay lilipas lamang. Ang isang bagay na nakasisilaw at nakasisilo sa marami ngayon ay ang technology. Hangang-hanga ang mga tao sa mga gadgets at sa mga bagong technology na dala ng mga ito. Nauubos ang panahon at pera ng mga tao sa mga gadgets na ito. Habang ang mga ito ay nagdadala ng maraming balita, kaalaman at entertainment, nagdadala din ito ng mga fake news, ng kahalayan at ng maraming galit at puot. Huwag tayong magpadala sa mga ito na bahagi ng sanlibutan. Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon ng maayos na kaugnayan sa sanlibutan. Gamitin namin ito para sa kabutihan. Makita sana namin ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng sanlibutan. Pero huwag sana kami masilo ng sanlibutan at maging alipin nito. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.